Greetings mga kaibigan, what's up mga senpai. Pag-usapan natin ngayon ay ang pagbindisyon sa kandila. So, ano ba ang silbi ng pagbindisyon sa kandila? Ano ba ang pakinabang natin dito? So, pag-uusapan natin yan ngayon sa video ito. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo po kung lumago ako YouTube channel. Please subscribe po and pakilike po ng video kasi malaking tulong po yan sa channel kong ito. So, huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Ang pagbindisyon po sa kandila is isang pagkakarga po yan ng positibong enerhiya sa ating kandila. Kasi hindi natin alam, during the manufacturing of kandila, sa paggawa niyan, may mga empleyado sila na mainit ang ulo or may dinadamdam na problema, may mga sakit. So, habang nagtatrabaho sila, ang negatibong enerhiya na yun ay nalilipat sa ginagawa nilang kandila or sa anumang bagay. So, hindi lang ito applicable sa kandila, pati rin sa ibang bagay. So, gagawin natin itong pagbindisyon para pagkarga ng positibong enerhiya para matanggal yon, at kapag ginagamit na natin sa pagdarasal ang kandila is magaan po ang ating pakiramdam at saka nagbibigay po yan ng positibong enerhiya sa buong paligid. Kasi po ang kandila na may bindisyon is may karga na yan ng orasyon. Ituturo ko mamaya kung ano yung orasyon. So pag sinindihan mo na yan, gumagaan ang ambience or ang paligid nyo. At saka yung ilaw nun is nagtataboy ng mga masasamang elemento o negatibong enerhiya. So habang nagsisindi kayo o nagdadasal kayo, ang kandila na yon ay parang force field ninyo na parang bakod or puder o anong tawag ninyo or anong term ninyo dyan, na hindi makakapasok yung negatibong enerhiya habang nagdadasal kayo ng kahilingan. Kasi kapag nagdadasal kayo ng kahilingan o anumang dasal, pag may nakialam ng mga negatibong enerhiya, maaring madistract kayo or mapurnada pa ang inyong mga panalangin. Ang pagbindisyon din sa kandila po is paglalagay ng ilaw ng Panginoon. So, pag sinindihan nyo yan, magiging tanglaw yan ng mga ligaw na kaluluwa, so, para makatawid sa kabilang buhay. So, kapag nag-aalay kayo ng kandila, gaya ng sinasabi ng ibang tao na pag may nararamdaman silang kakaiba sa paligid, so, sabi nila, ipagtirik mo ng kandila. So, pag nagtirik ka ng kandila, dapat may karga yon na orasyon na ilaw ng Panginoon para yung kandila na yon is sagrado at saka makatulong din sa mga kaluluwang ligaw. So, paano ba natin gagawin ang pagbindisyon sa kandila? So, napakasimple lang po. Magdasal po kayo ng isang ama namin. Pagkatapos ng isang ama namin, isunod nyo po ang orasyon na Viva Lux Dei, Viva Lux Dei, Viva Lux Dei. Sator Arepo Tenet Opera Rotas, Yeshua Ninime. Amen. Tapos, ihip nyo sa kandila. So habang nagdadasal kayo ng isang ama namin at dinadasal niyo yung orasyon is binubulong niyo yun sa kandila. Tapos if, yan, buong kandila, ihipan niyo. So pagkatapos niyan, pwede niyan sindihan. So kung ano bang ibig sabihin ng orasyon, Viva Lux Dei. Ibig sabihin niyan, long live light of God. So kung ang kandila naman na inusalan niyo ng orasyon ay gagamitin niyo sa sa isang kahilingan. So pag nasindihan niyo na, magdasal muna kayo ng isang ama namin, tapos isunod nyo ang inyong kahilingan. So, dapat may alay kayong panalangin. At kung kandila naman na yon ay gagamitin nyo sa ipagtitirik nyo ng kandila ang mga kaluluwang ligaw na nagpaparamdam sa inyo, so, parang itaboy na rin ang mga masasamang elemento, so, ito po ang gagawin ninyo. Pag nausalan nyo na ng orasyon yung kandila, sinisindihan nyo na, pagtapos nyo sindihan, magdasal kayo ng isang ama namin. So pagkatapos niyan, usalin niyo ang Bible verse na Awit chapter 121 verse 7. So nagsasabi po yan na iingatan ka ng Panginoon sa kasamaan. Iingatan ng Panginoon ang iyong kaluluwa. So usalin niyo 3 beses. Pagkatapos niyan, sabihin niyo In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, or pwede rin yung literal na pagbanggit sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, yan lang po. Napakasimple lang. Wala nang kuskus balungus. So, I hope nagustuhan niyo ang video ito. And please, pakisubscribe ng YouTube channel ko. Pakihit na rin ng notification bell at saka like button kasi nakakatulong po yan sa channel ko. So, yan lang po. Hanggang sa next video.